kaitaasan, siya'y papurian, Diyos ng lahat, umapuri. Sa kaitaasan, siya'y papurian, ngayon at magpakailanman. Mawi ang dahilikan at nang naroon. Mawi ang sangkatauhan, puri ng Panginoon. Mawi sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, mapuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanaga ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Sumpain ang mga nagbabalak ng kasamaan sa buong magdamag at maagang bumangon upang ito'y isagawa. Kinamkam nila ang lupa ng may lupa, inagaw ang bahay ng kanilang magustuhan. Hinahalughog nila ang mga bahay at sinasamsam ang mga ari-arian ng mga tao. Kaya nga, sinasabi ng Panginoon, may inihanda akong parusa sa sambahayang ito at walang makapipigil sa akin. Hindi na kayo muling magmamataas at magpapalalo pagkaraan ng araw ng iyong kaparusahan. Sa araw na iyon ay uuyamin kayo ng inyong mga kaaway at aawitan ng punebre ng kasawian. Ganap na kaming nalipol. Inalis na ng Diyos ang lupaing bahagi ng aming sambahayan at ibinigay sa mga bumihag sa amin. Kaya't wala na kayong mamahamanahing lupa na sa araw na iyo'y hahatiin ng Panginoon para sa kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon,
huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. O Panginoong Diyos, bakit ako nilayuan? Sa panahon ng bagabag, bakit nagtatago ang ikaw? Inaapi ang mahirap ng palalot tampalasan. Naway ito'y ang mahuli sa patibong nilang umang. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Ang masamay naghahambog sa baktot na nilalayon. Tinututian ng masaktim ng sinumpa ang Panginoon. Sa kanyang paghahambog, ganito ang kanyang bulong. Hindi ako papansinin nitong Diyos na huhukom, ganito ang iniisip sa tiwin na niyong buhong. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Sinungaling magsalita, lapastangat mapagbanta, at masakit kung mangusap, masama ang kanyang dila. Sa liblib ay nangungubli ng abang at ang nasay, patayin ang walang salat, walang malay na nilikha. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Kita mo ang nalulungkot, pati na ang nagdurusa. Ikaw laging nakahanda sa pagtulong sa kanila. Ang wala nang maaasahan ay sa iyo'y mapupunta pagkat di ka nagkakait ng tulong mo sa kanila. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Pinakasundo ni Kristo Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus, kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías, "Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay. Sa lahat ng mga bansa, ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kong makipag-usap. Ang tinig niya sa lansangay, tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Hanggang itong katarungay mapagtagumpay niyang ganap at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo.
sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa unang pagbasa na ipinahayag ni Propeta Mikas na ang ating Panginoon nananatiling mabuti, na ang ating Panginoon patuloy na ipinapadama ang kaniyang kabutihang loob sa kabila ng pagsuway, sa kabila ng mga kasuklam-suklam na gawain ng tao. Kaya nga kaniyang ipinaalala na ang mga gawaing hindi matuwid, na ang mga gawaing masama ay hindi magbubunga. Kaya nga narinig natin, ipinahintulot ng Diyos ang kaparusahan sa mga taong palagawa ng masama at hindi mabuti, hindi upang pahirapan sila, kung hindi upang matuto sila, ituwid ang kanilang landas at itigil ang paggawa ng masama. Ang Panginoon nananatiling mabuti sa kabila ng kasamaan at pagsuway ng mga tao. Kaya nga ang paalala ng propeta, itigil natin ang paggawa ng kasamaan at patuloy na gumawa ng mabuti. Sa ganitong konteksto din natin matatagpuan ang ating ebanghelyo sa araw na ito. Kung mapapansin po ninyo, ang mga Pariseo, ang mga puno ng simbahan, nagbabalak nang ipapatay si Jesus. Bakit? Sapagkat ang mga Pariseo, ang mga eskriba, mga guro ng batas, na iinggit kay Jesus Nazareno dahil sa kanyang angking karunungan at sa mga himala at mga pagpapagaling na kanyang ginawa. Kung inyong mapapansin, hindi nila matinag si Jesus Nazareno. Kaya nga kahapon, kung narinig ninyo ang ebanghelyo, ano ang panawagan ni Jesus Nazareno? Sa araw ng pamamahinga, binigyan niya ng diin na hindi nangangahulugang titigil na tayo sa paggawa ng mabuti. Dahil para sa mga Hudyo at mga Pariseo, sa araw ng pamamahinga, wala kang anumang dapat gawin kung hindi maupo lamang. At sinabi ni Jesus Nazareno, mas magiging makabuluhan ang araw ng pamamahinga kung ikaw ay hindi titigil sa paggawa ng mabuti. Ganito rin ang naging karanasan ni Jesus Nazareno. Bagamat kinukutya na siya ng mga tao, bagamat nililibak na ang kaniyang mga gawaing pangmisyon si Jesus Nazareno, hindi natinag sa paggawa ng mabuti. Patuloy siyang nagpagaling ng mga may sakit. Patuloy siyang gumawa ng mga himala at kababalaghan. Patuloy siyang nagliwanag sa mga taong nasa kadiliman. Patuloy na ipinadama ni Jesus Nazareno ang pagmamahal at pagmamalasakit. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, simple lamang ang paanyaya sa atin ni Jesus Nazareno sa araw na ito. Itigil po natin
ang mga gawaing masama at kasuklam-suklam. Itigil natin ang paggawa ng kasalanan at mamuhay tayo ng naaayon sa kalooban ng Diyos upang ang mga grasya at pagpapala ay ating makamit sa araw-araw ng ating buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan na ang gawaing masama laging maghahantong sa kapahamakan, ngunit ang gawaing mabuti magdadala sa atin sa kagalingan at kaginhawahan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bumaling po tayo sa Diyos, ang ating mahabaging Ama. Siyang hindi tumatalikot sa mga mahihirap at mga nangangailangan. Sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon, Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang simbahan, naway makita bilang tahanan para sa mga mahihina at mga dukha. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga lingkod publiko, naway tunay na maglingkod sa kanilang pinamumunuan nang may matuwid na hangarin. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga nagtalaga ng kanilang mga sarili sa kabanalan, naway ibigay ang buong buhay nila sa Diyos at sa simbahan sa pamamagitan ng kanilang pagiging saksi. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway tignan natin ng may habag at unawa. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga namatay, naway makadama ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Isama din po natin sa ating mga panalangin sa mga sandaling ito ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kapamilya at kamag-anak nating may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway patnubayan, ingatan at pagpalain silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Mahabaging Ama, gawin mo kaming tunay na mga lingkod ng iyong pagmamahal. Maging katulad nawa kami ng iyong anak na dumating hindi upang paglingkuran, kung hindi upang maglingkod. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Kaloob, ipag-alala.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, pangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo at isubog at sa bibig bago umalis na ng pare o lay minister. Tumunod po tayo. Kahit ito'y masigla
sikat na santo, upang ika'y ibigin mo. Sana kabilin mo kahit ikaw pa may mapalayo. Kailan mawawakas ang iyong pagtatao, ako'y maghihintay sa iyo. Lumapit ka lamang, ang puso ko'y hangkat, pag-ibig ko'y wala hanggan. Manalikas sana, ako'y kapiling mo, kahit ikaw pa may mapalayo. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Maaari na pong mabili ang librong Black Nazarene, Devotion and Discourse. Ito po ay kompilasyon ng mga pag-aaral sa kasaysayan at devotion sa mahal na pong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 piso. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office, noted by Father Jonathan Moican. Pagkatapos ng misa, we wishcam po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labas ng lahat. Tumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan na ang mga gawaing masama at kasuklam-suklam ay maghahatid sa atin sa kaparusahan at kapahamakan. Ngunit ang mga gawaing mabuti at kapakipakinabang maghahatid sa atin sa kaliwanagan, kagalingan at kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.
humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasama namin, parang mo namin buhay at kagtasan si Padre Jesus Nazareno. Itas mo kami sa kasalanan. Sag-isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaalay ang namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Father, I'll sing.